What's up, vloggers Philippines? This is Janelle Javi Anoso, and welcome back again to my YouTube channel! So relax lang tayo, guys. Isa pa lang yun sa mga pasabog natin for today's video. Charot! So yun na nga, magiging content natin for today's video is all about yes, special skills. And since nag-scout naman ako for almost 6 years, naging part naman ako sa mga ng Boy Scout of the Philippines. So why not this time, impart ko sa inyo yung mga skills na natutunan ko in scouting. So definitely, ang magiging content natin for today's video is all about di ba may patalansin siya? Pero dalawang bagay na naman gusto ko i-share sa inyo. Kamilang na rin yung basic bandaging at yung natayang na pwede natin gamitin sa pang-araw-araw natin. Although maraming skills and badges sa scouting, such as cooking, signaling, tree planting, at marami pa iba. But for now, without further chismisan, let's jump to the video. So yun na nga guys, medyo hindi ko kinaya yung init na dala lang tayo. Kaya tinanggal ko siya, ito naman ko ano na init. So finally guys, ang una natin gagawin is yung basic na tying. When we say na tying, it talks about rope works, but when we say basic knots, it talks about 8 different knots na pwede natin gamitin sa pang-araw-araw natin. But for now, ituturo ko lamang sa inyo at least 3 different knots na frequently used. So if ready ka na, let's proceed. Ang una is yung overhand knot. Overhand knot is frequently used as a stopper knot to prevent unraveling ropes. Halimbawa, nagkalat-kalat ang isang end ng tali, and it can be continuous if you don't stop it. So all you have to do is to overhand it. Diba ang corny? Pangalawa, ay ang square knot. Square knot is used to join two ends of a rope with equal size. Isa ka rin bang ambisyosa na nais magkaroon ng low-budget bracelet? Gumawa lamang ng square knot at wala, may bracelet ka na. The reason why should we choose square knot is because it's easy to tie and easy to untie. Diba? Very convenient. And the last but not the least, ship shank. Ship shank is commonly used to shorten the rope without cutting it. Sobra rin ba ang ginawa mong tali sa bahay nyo? Narito ang life hack para sa iyo. Gumawa lamang ng ship shank at huwag mo na ulitin ang katangan mo. Ang susunod natin gagawin is yung basic bandaging. But I would just like to give you at least 2 types of wounds or injuries that might happen anytime around the way. So if ready ka na, tara na! Open palm injury. Nasugatan ka ba sa kamay at kailangan mo ng pangunang-unas para dito? Narito ang life hack para sa iyo. Gumamit lamang ng krabat at palupotin ang palupotin ang palupotin ang nasugatang kamay hanggang sa ma-fully bandit ito. At wow, ang bawang kailang ate infection sa mansa. Arm injury. Nag-sprain ka ba sa braso at kailangan ng pansamantalang lunas para dito? Narito ang life hack para sa iyo. Gumamit lamang ng malinis na triangular bandage at itali ang apex nito. Ilagay sa nasugatang parte, itali ulit, at wala, ang opisyal na lunas para sa mga tanga. So that was all for basic bandaging and untying, guys. I hope that you learned something sa kalokohan ko. And sana ma-apply nyo siya somehow in real life situations. Like during or in case of emergencies, diba? As we end our video, I just like first to state my reason of choosing those badges as my special skills. Although I know how to dance and I know how to sing, but I do believe that those things will not save me from harm or any survival situations. So instead, I choose those things or those badges as my special skills. See you again to my next video, guys. And don't forget to subscribe my YouTube channel, click the notification bell, and follow my social media accounts.